Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Update naman tayo sa ating mga pambatong Pinoy na naglalaro ngayon sa abroad. Walang iba kung hindi sa laro ni Grandmaster Rogelio Antonio Jr. or kilala sa GM Joey. At ang kalaban niya dito ay si Grandmaster Eric Pry ng France, veterano ring GM dito sa ongoing World Senior Chess Championship sa 50 plus division. Ayan, so naglaban sila sa round number 5. Sa end part ng video ay ia-update ko kayo sa standing at sa iba pang resulta. Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni GM Joey, nag-E4, nag-D5 si Pry. Ayan, Scandinavia ng pinasok. Kinapture, Queen takes D5, Knight C3, Queen A5. Yan talaga ang theory. D4, Knight F6 develop, Knight F3, Bishop F5. Bago mag E6, pinapakawalan talaga ang development niyan. Bishop D2, pinereasure kagad ang queen dito ni Pry at nag C6. Ang idea ng C6 para may uuwian ang queen kung sakaling umalis ang knight. Nag Bishop C4, develop muna, pressure sa F7 at nag E6. Knight E4, ayan ang interesting line dito mga kamatsas. Kasi sa madalas sa pagkakataon, ang ginagawa palagi dito sa theory, sa bookline, ay Knight D5. Ayun, discovered attack, nababalik Queen D8, tapos kakapturin ang Knight sa F6, G takes F6. Yan ang madalas na mangyari. Pero dito, Knight E4, third line ang ginawa. Nag-Queen C7, Knight G3. Ayun, inatake muna ang Bishop sa F5, Bishop G4. H3, pwersado ng kumapture. At dito ay napasakamay ni GM Joey ang napakalakas na bishop pair. Knight BD7 develop, castle kingside. At yan po ang lumabas na bagong sangag sa posisyon na ito. Sa theory kasi, castle ang ginagawa dito para may D-file pressure kagad mamaya. Pero syempre, pasubo din yung king kasi sa queenside nag-castling, maaring atakihin din mamaya ang puti sa queenside. Kaya dito ay nag-safety lang muna. Ayan, bagong tiro. Castle. Nag-castle queenside at nag-rook FD1. Ayan, tamang forma lang ng tore. Develop. Rook G8. Nagbabadya na bobomba ng atake si Pry sa kingside. Yung mga ganon. At nag-bishop B3. Nag-G5 na nga. O, diba kakaiba? C4, syempre, hindi papahuli ang ating pambato na pwedeng mag-rook AC1 tapos pasabog ng D5. Nag-G4, nagmamadali talagang umatake. Kinapture, rook takes G4. Syempre, hindi pwedeng knight takes G4 kasi queen takes F7 eh. Babagsak. Kaya rook takes G4, knight H5. Yan, good move by GM Joey. Pamwersa sa knight na pag kinapture, eh, lalaglag ang tori sa G4. At nag-bishop E7 lang dito, develop. Nag-bishop F4, another strong move. Threat muna sa queen para malihis ang pressure dyan sa kingside. At nag-queen B6 umilag, inatake ulit ng isa pa. Queen A6 ilag, kinapture na, capture, at nag-bishop E5. Tuloy-tuloy ang bayo ng pressure dito ni GM Joey. So pressure yung knight. Rook D, G8. Ito po, hahataw sa G2. Nag-G3 muna. So, perfect move yung G3. No? Inisip po kasi kung ito, makikipagsabayan na ganyan. At halimbawa, King H1, Bishop takes lang. Pag nag-Queen takes, mayroong Queen E2. Matatalo ang puti agad. May Queen H5 check, may Rook takes F2 na paparating, may Queen E4. Ang daming threat. Ayan. So, dapat i-consider natin yan mga kamatsas. Sa tuwing tayo ay may papasukin na maselang desisyon. Ayan o. O. Nag-G3 lang dito si GM Joey. Nakita niya yung danger na paparating. At nag-Rook 4, G6, Bishop C2. O yan ang benepisyo ng dalawang espada. Rook H6, nag-Bishop D3, atake muna. Queen A5 at nag-Queen F4. Another strong move by GM Joey. So threat ang tore na kapag umalis, mabibiti naman ang knight. Nag-Knight G4. Iniwas ang knight para may depensa ang tore. Pero bumagsak nga naman ang F7. At nag-Queen D8. Depensa sa Bishop. Nag-Bishop C4. Ang tatalas sa mga espada. Oh. Bagong hasa. Kaya talagang ramdam na ramdam ang hiwa mga kamatsas. Nag-Rook G6. Ayan, para masapatan ang depensa sa E6. Pero dito pinakitaan tayo ni GM Joey ng brilliant move na talagang makapagpapalakilalo ng lamang niya. Pakigess nyo po, sa ilang sandali lang, itutuloy ka agad natin. Start!
Maraming salamat and congratulations sa mga naka-spot Bishop G7. Ang ganda ng tira. Para mabawasan ang isa sa mga dumidepensa sa E6, tanggalin ang H6. O, ginawa dito, nakipagsabayan na lang si Pry. O, capture, quality down. Bishop takes E6, King C7, may Queen G8. Yan, hamon ng Queen to Queen. At nag-Knight takes F2, nakipagsabayan na. Capture, capture, at nag-Rook F1. O, pababagsakin ng Knight. Nag-Knight E4, Rook takes, Bishop takes, at King G2, angat lang. Pamigay na talaga to, no? Knight G5. Bakit kaya hindi kinuha ang pawn sa D4? Merong Rook D1. At kapag kumapture ulit sa C5, Rook D7 check, King B6. Hindi ba pwede itong capture na kagad? Bishop F5 ang ginawa ng computer. Pero pag kinapture, pwede rin naman. Okay, so may pass pawn at talagang winning na winning dito ang puti. Okay, balik tayo. Ang ginawa dito, nag-knight g5, bishop f5, bishop takes d4, rook h1. Ayun, para makuha ang h7, capture, rook h5 muna. Good move. Bishop f6 depensa, kinapture na ang pawn. Bishop e7, ayun, gustong pitas-pitasin ni Pry yung mga pawns para kahit papano, makabawi-bawi. Bishop f5, b5, ayun. And pasan capture, at dito nag-rook h6. B5, Rook G6, C5, King F2, King D8, Rook C6. Ayun, marka-marka lang sa mga potential, no? At ayun, may matchas pa sa ilalim. Bishop F8, Rook C8 check, King E7, napinga sa pawn. King E8, at dito nag-resign na si Pry. Hindi na pinatira si GM Joey. Bakit? Ito na kasi ang gagawin eh. Rook takes B5, tapos may A4, A5, magdedere-derecho na yan mga kamatsas. Talagang super winning na. Okay? So, yan po ang update dito sa best game ng ating pambato na si Grandmaster Joey Antonio. Pero ito po ang kanilang standing sa torneyong ito. Pakita ko po sa inyo. Ayan. So, nangunguna si Lima eh after round number 5. At yung round number 6 mga kamatsas, ito po ang nangyari. Sa round number 6 na dali si GM Joey. Ayan o, kay Lima Darcy ng Brazil. Yan ang leading eh. Okay, nadali siya. Katatapos lang yan. So, pagka na-prepare ko po, pwede rin natin pasadahan sa mga susunod nating upload video. At ito po yung standing nila. After round number 6, pakita ko na rin sa inyo yung pairing mamaya. Ayan, after round number 6, si Lima nangunguna pa rin o. Oh. At si GM Joey nasa pang-anim pa rin sa buong mundo na naglalaro dito sa World Seniors sa Assisi, Italy, ginaganap mga kamatsas. Oh, not bad, top 10 pa rin siya sa buong mundo ng World Seniors. Oh, ang ito naman ang pairing ng round number 7, pakita ko po. Round number 7, Lima versus Holske Frank. And si GM Joey ay pangatlo, kalaban niya si GM Sturwa Zurab. Yan po ay ngayong araw sa ganap na alas 3 ng hapon. Okay, so abangan natin ang magiging result niyan. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong matigang panonood. Sana po na-update kayo, na-inform at natuto po sa ating inanalyze na game. At update lang po ako sa mga susunod pang pangyayari. Si IM Angelo Yang, ayan, nakalimutan ko po pang number 19. Dalawa po sila naglalaro dito sa 50 plus division ng World Seniors. Okay. So, nagalambing po. Paki-like and subscribe ang ating YouTube channel at paki-share po ang ating video kung okay lang po sa inyo. At ganoon din sa ating Facebook page Kamatsas, mag-follow na. At sa ating official website kamatsas.com, mag-join na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.